Hi guys, welcome to my channel. In this video, ipapakita ko lang kung paano ako maglaro ng Minecraft. Hindi ako ganun kagaling. This video, I would also like to share sa mga hindi pa po naglalaro ng Minecraft or mga balak laruin ng Minecraft. Nabuksan na siya. Itong larong ito ay dati pa namin itong nilalaro na mga kapatid ko. Pero ngayon ako lang mag-isa ang maglalaro dahil busy sila sa Genshin Impact. Sana all. Gusto ko rin itry yung Genshin Impact ang kaso sila ang aking lockup. Medyo matagal na kasi yun. So ayan, nakikita na natin. Create new. So, gagawa muna tayo ng world. Yan, nag-loading na siya. Wait natin siya. Mag-load. Ayun. Okay na. Ayan. So, first, papangalan na natin yung world natin. Ano kaya? Ano ba ilagay natin? May naisip na ako. Lala lang. Ayan. Tapos, isiset na natin itong game. Gusto ko may bonus chest. Wala lang dahil ako'y isang duwag. I mean, wala lang. Para prepared. Char. Tapos, ayun. Double check natin yung ibang settings. So, sa mga hindi pa alam yung Minecraft, ayan. Enough ko yung friendly fire kasi ako lang mag-isa. Show coordinates. Para ma-trace ko yung location. Dahil infinite yung world natin. Ibig sabihin, ay endless po ito. Walang hangganan. Sana all, walang hangganan. Di tulad ng love life mo. At naka-8 na natin yung world. Naglo-loading siya. So, kung makikita nyo, nagbibigay ng tips si Minecraft kung paano mapadali ang ating adventure. Ayan. So, don't show and proceed. Medyo mag-aantay lang tayo ng ilang mga isang minuto habang pinibuild pa yung world natin. So sa game na ito, talagang lahat ay manual at yun ang nakaka-excite dito. Kasi ikaw ang magbibuild ng bahay mo. Kung yung ikaw ang gagawa ng pintuan, ng dingding, ganun siya. So, nakaka-challenge. Pag naglalaro ako nito, feeling ko, ako ay yung nasaan, yung dating buhay ng mga ninuno natin, na kailangan pa nilang magputol ng mga puno. Tapos, ayun lang, tapos may mga, ang distractions lang, yung mga monsters, lalo na pag sa gabi, madaming monsters. Kailangan matulog. Tapos, sa bed, ikaw din ang magka-craft ng bed. Dito sa game na to, may mga caves din, ravines, kuweba, na papasukin mo para makapag gather ka ng coal. Kasi yung coal ay magagamit mo pang torch. Kasi sa gabi, madilim. So, yung ilaw mo ay ang torch. So, para gumawa ng torch, kailangan mo ng coal. So, pupunta tayo sa cave. At eto na nga, naka-evening world natin. Ayan. So, nag-set ako ng map. Wala lang, trip ko lang. Kahit, hindi ko naman siya masyado alam paano gamitin. So, hindi ko po na-research. Ito.
bonus guest natin. Bonus guest ko pala. Ayun. At ito yung laman ng chest. So, meron na tayong ilang wood. Kunin natin yung chest. So, itatap lang siya. Since mobile naman yung gamit ko. Ayan, meron na ding food. Ito, seeds. Kung magtatanim man tayo. Ayan. May pickaxe. Sticks. Ayan. Ayan, diba? Stone axe pa ang bigay dito sa bonus chest. Ayan. Gagawin natin ay dapat maghahanap ako ng sheep para may wool tayo. Kasi yung wool gagamitin natin para sa pangcraft ng bed. At kung makikita nyo dito, ayan, nagcraft na ako ng crafting table. Diyan tayo magcraft ng mga kailangan natin. Dahil feeling ko, tatama rin akong mag-craft ng chest. Kukunin na lang natin tong chest. Ayan, dadalhin ko to sa adventure. At saka itong torch na to. Dahil wala pa tayong coal, kailanganin natin to. O, diba? Mas maganda kung may bonus chest. Hala, dumilim. Gagabi na. At hindi pa ako nakakuha ng wool para sa bed lagot. May mga monsters na lalabas. Lagyan natin ng torch. So, ang gagawin ko ay kukulong ko muna yung sarili ko hanggang sa mag-umaga. Diba? Duwag lang. Mahirap naman kasi wala pa tayong sword. Wala pa tayong panglaban ng mga monsters. Ito, papaligilan. Ganito yung ginagawa namin ng kahit ako lang pala. Ginagawa ko. So, nakulangan ako ng wood. Ayan, ginamit ko na yung crafting table. Ayan,